Bibi! Oh, pagbukas ano sa kamo? Tagi sila. Ha? Ate, Juri, diba sila nagkaroon ka si kuya? Oh, bigyan mo sila, ate. Doon sa ano, si Juri, saka si ano, bigyan mo. Oh, lakad na bigyan mo doon kay Ikso mo. Si ano, sino pang bata nandyan? Umalis na ata. Minsan lang. Putol. Naliligo ng panganay ko kasi aalis na siya. Sorry, sugon po. Kasi bukas magtuturo siya nila sa... May kural kasi sila sa ano Buhatan National School. Magtuturo sila doon. Baka po madulas kayo. Sabi ko nga sa kanila, eh, kahit sabi ko tayo anak hirap, mag-aral kayo mabuti kasi yun ang mapapamana namin sa inyo ng papa mo. Kung sa pera, sa kabuhayan, wala tayo. Yung ano lang, yung makapagtapos lang kayo, yun lang ang ano nyo, makukuha na pamana namin. Kaya mag-aral kayong maigi. Kaya sabi ko, tiyaga lang tayo hanggang sa makaano. Tsaka basta lang po, ano, wag lang maging magkaroon ng masakitin mga anak ko, maging malusog lang. Okay na po yun sa akin. At sa tatlong aras, sa tatlong beses kumakain sa isang araw. Wala na kayo mata. Ano po, kaya po ako pumasok ng BHW para po marami akong matutunan. May share ko rin po sa kaparehas ko, ano, na taga rito sa amin. Tsaka yung para po maano ko pa rin sa pamilya ko at tsaka sa kapwa ko. Boy! May ayam ka? Wala! Palayo na lang araw dito. Ano na sanay ko ba? Sanay ko ba? Yung kanyari po, natutunan nyo po sa orientation po sa pagiging BHW, naituro nyo po ba yun sa mga anak nyo gano'n? Opo. Halimbawa po yung ano, yung halimbawa, di, pag may nakita kayo na nakagat ng aso, yun ang gagawin nyo. Tuturo nyo na hugasan muna ng sabon bago lagyan ng betadine, gamot, bago po dali na sa doktor. Hindi naman po yan kasi nahanggat na kumakahulang sila. Malayo-layo dito sa bahay. Alam na namin na may ibang tao na pumupunta dito. Kaya malaking tulong din po ang aso eh. Ano
Natatali niyo po ba yung aso kapag po, kunyari po may mga bata, gano'n? Hindi naman, mabait naman sila. Bata ko lang talaga. Salamat, Tabi. Ano mo na lang po yan, pakitago. Katibayan po yan na may injection next po. Next year, pagbako na naman ulit. Gagamitin mo naman po yan next year. Kasi ganun po yung kibutahan. Ang sunod po, September 16, 2017 po. Naman. Boko! Oh. Nakita mo na ayam mo? Ayam? Mm-hmm. Yan ang reserve ng katli. At kagi doon. Kagi doon. Kagi doon yan ay. Pero ayam niyo? Kagi doon. Ay, di mo pwede yan. May ugbon. May ugbon pala. May ugbon? Di mo pwede. Oh, dai. Ya kali dulu. Rekod ayo nga pala. Dai tagang ko pakita na ano? Ano ba yung pangalan san ano mo? San ayam? Ko pa. Wala certificate da. Ayam. Kulay pa biran niya. Ano kulay niya? Brown. Hindi po, kasi may anak daw po. Halimbawa po, gusto nang may-ari magpaturo, kaso lang hindi po nahawakan yung aso. Ganun po nilalagay namin. Para halimbawa po makakagat sila, hindi naman po nila masisisi yung may-ari na ayaw talaga magpaano. Kaya yun po ang ginawa namin, nilalagyan na lang po namin ng note na kung ano naman po, kung ayaw po talaga ng may-ari, yun naman po talaga nalagay, ayaw ng may-ari. Isang business nga po, may ano doon, kung ano, pinuntahan kami kasi ako naka-assign na sumama doon, sabi. Sabi ng may-ari, gusto raw nila. Sabi ko, paano naman mo nasabi na gusto na akong kasama ng pagturok namin? Ayaw nyo. Eh, hindi naman po kasi kami pwede humawak noon na aso kasi yun ang kabilibilinan sa amin na pag mag-indik daw po kami, yung may-ari ang hahawak ng aso. Aday ko! Bakit nyo po pinapabukunahan po yung aso nyo? Ano po ba? May nakagat na po ba yung aso niya? Wala pa. Wala pa. Para rin po ba yun sa mga bata po kung sakali pong makakagat po? Kino ko kaya mo? Since kailan pa po kayo may aso? Matagal na. Palaging may ato. Ah, eh, mga ilang times yun na po sila pinabakunahan po? Ngunyan lang may nabakunahan, ngayon lang. Eh, ano po, sa tingin nyo po yung ano, yung kalagan po para, ano pong rason nyo po para magpabakuna po ng mga aso? Kung may ganan yung bakunahan, takon makakagat, di ba yung kirabi? Isang araw gagawin namin kung ano nakaka ano lang kami, 15 lang kami nagsusurvey, tapos pag may mga bata na tuturukan, kaming pumupunta bahay-bahay at nagsasabi sa kanila na may pupunta na midwife. Ano po, dagdag din po siyang income kasi kahit po paano, mayroon din po kaming allowance. Yung natatanggap kong allowance, malaki na rin yung tulong kisa wala po akong hinihintay buwan-buwan. Ano po, mahirap na masarap. Kasi pag pinagpapaguran mo po, masarap. Pero pag hindi mo pinagpapaguran, parang hindi mo masaya. Kaya po ngayon, kahit po pagod, masaya po kasi napapagod ka, may natututunan ka pa. There are at least 8 bids W in every barangay. So plus the barangay officials, kasama rin barangay officials, kasama na rin. Ano po yung mga challenges? Ah, maganda kasi alam nyo naman, eh, number one is yung topography, and then number two is insurgency. So there are times na we are prevented from getting in barangay, but since yung mga bates W di garun, so parang yun na rin yung naging way namin para makapasok. So malaking tulong yung bates W. Ang plus factor ng bates W is marunong na sila ng tool chain.
cold chain, yung handling ng vaccines, kasi health workers sa SLA. So, part na ng training nila yun. Kaya isa rin yung plus factor nila. Anyway, depende na rin sa chief executive ng bawat LGU kung in order ng mayor na lahat ng barangay officials i-involve, so i-train namin sila lahat. Part ng vaccination na rin, team. Napakahalaga nitong programa sa mga bata. Dahil sa program na ito, nagkaroon sila ng kaalaman kung paano nila maiiwasan ang rapist. At kapag nakagat sila ng aso, alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Dapat isasabi mo dapat sila na para ugasan yung sugat. At idadala ka sa animal by treatment center. May isang pupil na nagsabi na, "Ma'am, nakagat siya ng aso pero sa bahay nila." But then sinabi niya, tinanong ko siya, "Anong ginawa mo?" Then sabi niya, "Sinabi ko kay mama." Sabi ko, "Good, tama yung ginawa mo. Kailangan sabihin mo kay mama ko para hindi na kumalat yung rabies sa katawan mo." At least doon sa program na yun, aware sila na kapag hindi kaagad nila naisabi na sila ay nakagat ng aso, maaaring kumalat yung rabies sa buo nilang katawan. Kaya doon pa lang, na nagkaroon na sila ng takot na kailangan na pag nakagat sila ng aso or kahit nadilaan yung sugat nila, kailangan nilang i-inform ang parent nila o yung teacher. Bilang teacher, napakalaki ng role namin sa mga bata at lalo-lalo na ang influence namin. At kaya kung anong sinabi namin sa mga bata, alam nilang tama yon at yun po talaga ang kanilang susunod. Actually, may nakausap akong parent, natutuwa sila na mayroon knowledge yung anak nila regarding sa rabies. Kasi yung kapatid daw, nakagat, but since yung parents walang orientation regarding sa rabies kung ano ang gagawin kapag nakagat ng aso, nauna pa yung anak niya o yung bata na tumulong doon sa kapatid kung ano talaga ang kailangan unang-unang gawin. Alam niyo, yung kagandahan kasi nito, meron tayong special project from GARD. We can afford to come up with programs dealing with family. In fact, ginamit na rin namin yung Girl Scout, yung mga bata, lalo pag meron sila mga encampment, nakakanda kami ng film showing, lecture, orientation. So, and then yung schools, meron na tayong Rabies Corners. Plus, trainin na rin natin yung mga teachers at pagbigay tayo ng mga flip charts na sila na mismo, meron na silang visual aids o materials na para sila na mismo magtuturo sa mga bata. Iwasan dapat ang babies at taliin nyo ang aso. At kapag nakagat kayo, ang unang gagawin ninyo muna, ugasan, saan lumadali na tubig at kahit anong sabon. Sa 15 minutes. Tapos, pag natapos mo na yung 15 minutes, pumunta ka na sa pinakamalapit na animal by treatment center. May kasabihan po tayo. Pangit man ako sa iyong paningin, yun ay dahil lahi namin. Ano bang dapat gawin ng pag mga paglakad kayo ng hayop, lalo na ng
minutos. Huwag kumonsulta sa albularyo o magpagando. An informed public is easier to mobilize. So I think it's our responsibility to inform the parents of what they need to do. But I think as parents and for their children, what they need to do is to protect their children first by vaccinating their dogs, but at the same time, knowing what to do if their children are beaten by dogs. Another thing also is, it should be, aside from parents, the teachers to come together to discuss also the issue of animal bite prevention. Itatuloy niyo pa po ba yung pag-BPHW? Kasi po, nakadalawang taon na po kayo. So, mga susunod po ba, pagpapatuloy niyo pa rin po? Hanggat po, hindi po ako, kahit po nga sabi ko, kahit po tanggalin ako, patuloy pa rin po ako kahit wala akong allowance. Kasi yun po ang sabi ko sa midwife namin. Kasi di po ba minsan, pag nagbabagong kapitan, tatanggalin yung hindi na ano nang papasok na kapitan. Sabi ko, kahit po ako tanggalin, magbubuluntary po ako as BPHW kahit wala po akong allowance. Kasi po, ang hinahabol ko po doon, ang natututunan ko po.